Ito nga si DeMarcus Cousins ay nahampas nga si LeBron James sa kanyang ulo. Hindi nga natin alam kung sinasadya niya ba ito or hindi. Pero sa tingin ko naman ay hindi dahil siya ay nakatingin nga sa bola nung hinampas niya ito. Nadali nga niya lang ang ulo nito ni LeBron James kaya nga hindi sigurong sadya na tinamaan niya ito. Pero alam nyo ba, bago pa itong play na to ay nagkainitan na rin itong si DeMarcus Cousins at ang kakampi ni LeBron na si Markieff Morris. Nagresulta nga ito na pagka-ejected neto ni Markieff Morris. So ito ang unang mangyayari. So parang ito nga si DeMarcus Cousins ay pinoprotektahan niya ang kanyang teammate mula sa pagtulak nito ni Markieff Morris. Binalikan niya itong si Markieff Morris ng pagtulak din. At ito naman si Markieff Morris ay nag-retaliate at tinulak niya nga rin si DeMarcus Cousins at doon na nga nag-umbisa ang scuffle nila. Matapos nito, nagresulta nga ito ng pagka-eject nito ni Markieff Morris sa kanilang laro. At ito naman si DeMarcus Cousins ay nabigyan nga lang ng technical foul. Tapos minutes later, after mga ilang play, ito naman si DeMarcus Cousins ay merong ginawang hard foul dito kay LeBron James. Obvious naman na tinry niyang hampasin ang bola dahil nakatingin nga siya dito at parang ayun ang kanyang target. Talagang tinamaan lang talaga at hindi niya sinasadya siguro na tamaan si LeBron sa kanyang ulo. Kung real time nyo itong napanood or live ay parang hindi ganun ka hard o hindi ganun kalakas ang paghampas ni DeMarcus Cousins. Pero nung napinakita na nga yung slow motion o yung replay, ayun nga, talagang kumalog ang ulo na ito ni LeBron James. At pagkatapos nga nito, sinabi rin ni DeMarcus Cousins na ito daw si LeBron James ay nag-flop. Pero mukhang hindi naman dahil talagang nahampas niya nga talaga sa ulo. So hindi nga intensyon ni DeMarcus Cousins na hampasin si LeBron sa kanyang ulo. Pero ganun ang description ng flagrant foul kahit na hindi mo intensyon ito pag tinamaan mo to sa anong parte ng kanyang ulo ay mabibigyan ka ng flagrant foul. At ito ang nabigay kay Cousins ay number 2. Ibig sabihin ay automatic or sinabi ng referee na easy ejection ito. So kung natatandaan nyo pa nga, itong si DeMarcus Cousins ay naging Lakers last year. Tapos nga matapos ang kanyang injury bago pa man ang season ay tinanggal nga sa Winave or kinat siya sa team at pinalit nga sa kanya ang kanyang nakaaway na si Markieff Morris. So hindi natin alam kung may masamang dugo ba ito si Cousins dito kay Morris. Pero alam naman natin itong si Cousins ay talagang palaaway or talagang mainitin ang ulo ni DeMarcus Cousins. Sayang nga at na-eject siya dahil alam nyo ba, siya nga ay umiscore ng 2 threes agad sa first quarter pa lamang. Parang binibigyan niyang buhay itong Houston Rockets matapos na itong Lakers ay talagang maganda ang kanilang start. So pagpasok niya off the bench ay binigyan niya agad ng spark ang kanyang team. 6 points agad off the bench. Kaso nga lang ay hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. At ayun, uminit ang kanyang ulo at nakapag-away nga siya at nag-commit pa siya ng isang hard foul na nagresulta ng kanyang ejection. So yun lamang para sa video na ito. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!